pwede mo itong gawin kahit kailan, kahit anong oras. Okay? Basta meron kang at least 10 minutes spare time. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng tips at saka papakita ko rin po sa inyo kung paano ko tinitrain o ine-exercise yung core ko or yung abs. Okay? Pero bago ko po umpisaan itong video, kung bago po kayo dito sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free advice, and free information about sa fitness, nutrition, or sa diet at saka sa healthy lifestyle. Okay? At saka make sure na i-click nyo rin po yung bell button dun po sa baba para every time na mag-upload ako ng bagong video, manonotified po kayo. At saka gusto ko rin po sana sabihin na nag-upload po ako ng video once a week. Okay? So para hindi nyo po ma-miss yung mga video ko, mag-subscribe lang po kayo and i-click nyo po yung bell button. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako professional doctor, hindi rin po ako dietitian, at hindi rin po ako nutritionist. And higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness. At saka yung background ko pong yun, gusto ko po sana i-share sa inyo para makatulong po ako na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Habang nagsasalita po ako ngayon dito, makikita nyo po ako na nag-exercise sa baba. Ayan po yung mga exercises ko na ginawa pagkatapos ng main workout ko. Pag-usapan po natin yan mamaya, pero gusto po muna unang sabihin kung kailan nyo kailangan gawin tong workout or kung saan nyo kailangan gawin tong workout. Okay? Una sa lahat, gusto ko sabihin na pwede nyo itong gawing workout or exercises kahit saan. Pwede mo itong gawin sa gym, pwede mo itong gawin sa bahay nyo, o pwede mo itong gawin sa office mo kung kailan ka free time. Alam mo yun? Huh? Pwede mo itong gawin kahit kailan, kahit anong oras. Okay? Basta meron kang at least 10 minutes spare time. Okay? Ginawa ko itong workout na to within 10 minutes or less than 10 minutes. Kasi importante po yun. Hindi pwedeng sobrang bagal ka dito sa workout kasi hindi mag-work yung abs mo o yung core mo kung mabagal mong gagawin itong workout. Importante dito yung mabilis mong gagamitin para sa heart rate. Kasi kung mabilis yung heart rate mo, ibig sabihin, nagka-cut ka ng calories. So, pag nagka-cut ka ng calories, ibig sabihin, nagka-cut ka rin ng body fat mo. So, tandaan mo yon. Kung gagawin nyo itong workout na to or exercises na to, kailangan magawa nyo to within 10 minutes or less than 10 minutes. Okay? Number one yun, ha? Tapos, gusto ko rin sabihin na ginawa ko itong workout na to after ng main workout ko. Ano ba yung main workout ko? Yung main workout ko, yung main workout ko, yung full upper body muscle part ko. Ano ba yung full body muscle part? Yung full body muscle part, yun yung mga muscle na nasa upper body part lang natin. Katulad ng chest, katulad ng shoulder, katulad ng bicep, katulad ng tricep, at saka upper back. So, ayun yung mga upper body muscle group natin sa katawan. Okay, naintindihan nyo po ba? Kung naintindihan nyo, comment kayo sa baba. Pero kung hindi, comment pa rin kayo sa baba para masagot ko yung mga comment nyo. So, after ko gawin yung main workout ko, tinrain ko yung full upper body muscle part ko. So, pagkatapos ko gawin yun, tinrain ko yung chest ko, yung shoulder ko, yung bicep ko, yung tricep ko, yung upper back ko, saka ako ginawa itong core exercises or yung ab exercises. Meron akong sarili workout routine kung ano ang kailangan kong gawin para i-train yung full upper body muscle part ko. So, after ko gawin lahat yun, saka ako to pinasok or ginawa itong training ko para lang sa abs or core. Ayun yung importante. Pero, pwede nyo rin itong gawin before nyo gawin yung main workout nyo. O for example, kung gagawin nyo lang yung cardio, pwede nyo itong gawin after ng cardio nyo or before ng cardio nyo. Kung ano yung feeling nyo, mas gusto nyo gawin before or after ng main workout nyo or main exercise routine nyo. Okay? So, ayun yung unang tips ko kung gagawin mo tong exercise na to para sa core or para sa abs mo. So, pangalawang tip ko, hindi to mag-work or hindi mo makikita yung result kung wala kang proper meal plan or wala kang proper diet plan na ginagawa or sinusunod.
Okay? Kasi importante yon. Kahit nasabihin mong gawin mo to araw-araw, pero wala ka namang meal plan o wala kang diet plan na sinusunod, ang mangyayari niyan parang winowork mo lang tong abs mo o yung core mo, pero kain ka rin ng kain ka ng marami. So parang kung ano yung tinatanggal mo, nililose mong calories, binabalik mo rin. Tapos kung sobra ka pa kumain, so binabalik mo rin yung calories and may sobra pa. Naintindihan nyo? So make sure na kung gagawin mo tong exercise na to or exercises na to, kailangan meron ka proper meal plan or diet plan para mag-work and may makita kang result. So pangatlo, bibigyan ko kayo ng tip kung ilang beses nyo to gagawin sa isang linggo. Okay? So personally, ginagawa ko to at least 3 to 4 times a week. Okay? Kasi nag-gym ako 3 to 4 times a week. So every time na nag-gym ako, ginagawa ko to after ng main workout ko, katulad ng sinabi ko kanina. So pupunta ako ng gym, mag-workout ako, gagawin ko yung full main workout ko, at tapos nun, saka ako gagawin tong ab workout or core workout ko. Pero hindi ko naman sinasabi to gawin nyo at least araw-araw para mag-work. Kasi ako ginagawa ko lang to at least 3 times to 4 times a week. Kahit na nagbabalking ako ngayon, ginagawa ko pa rin to, especially kapag nagka-cut ako or nagda-diet, maglulose ako ng body fat. Kasi ngayon, nagbabalk ako at saka mataas yung body fat percentage ko. So kahit na nagbabalking ako, ginagawa ko pa rin tong exercise na to para once na mag-cut ako or mag-diet ako, para bumaba yung body fat percentage ko, makikita ko yung definition ng abs ko. Okay? Make sense po ba? Kung hindi, comment kayo sa baba. Itatry ko pa rin explain sa comment kung anong ibig ko sabihin. Okay? Last tip, but not the least, yung gusto ko sana i-add dito sa tip ko yung pag-inom nyo ng tubig. Okay? Napaka-importante po nun. So, kailangan nyo uminom ng tubig araw-araw, especially pag ginagawa nyo itong exercise na to. Kailangan nyo uminom at least 1 gallon a day or at least 3.5 liters a day. Ayun yung recommended sa adult. Paano ko nalaman yun? Sinurge ko yun noon pa. So, ayun ang iniinom ko every day. At least a gallon. Okay, importante po yun. Sa katandaan nyo, yung tubig, maganda rin yun sa skin. So, every time na mas marami kayong uminom ng tubig, mas better sa putis natin at saka sa katawan natin. So, kapag pinagpapawisan ka, make sure na uminom ka ng maraming tubig para mapalitan yung pawis mo sa katawan mo ng panibago uli. Sana para pagpawis ka uli. Diba? So yun muna yung mga tips ko ngayon. So tandaan nyo yung mga tips na yun kasi importante yun, especially kung gagawin nyo itong exercise na to. Kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba uli and sasagutin ko yung comment nyo as soon as possible. Okay? So bago ko i-end tong video, uulitin ko po ulit, kung bago po kayo dito sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free advice, free information about sa fitness, sa diet or nutrition, at saka sa healthy lifestyle. Once again, nag-upload po ako ng video at least once a week. Sa ngayon po yan, pero sa future, mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Basta mag-subscribe lang po kayo. At huwag nyo kalimutan i-click yung bell button doon po sa baba para once na nag-upload ako ng bagong video, nanonotified po kayo dito sa YouTube channel ko at kayo unang makakapanood ng latest video ko. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Ma-appreciate ko po kung isi-share nyo rin po itong video ko sa mga kaibigan nyo or sa kamag-anak nyo or sa kailangan na makapanood nitong video para makatulong sa kanila. Okay? So ayun po muna yung video ko ngayon and thank you for watching guys. I'm out for today. Peace!